sa headlines ng MBC Network News. Sa balita ni Lizel Onse, circuit breaker lockdown, sagot sa pagsirit ng COVID cases sa NCR. Sa report ni Mavel Arribe, mga industriyang pinapayagang magbukas, magtaas ng capacity, sarado muli ng dalawang linggo. Report mula kay Sherwin Alfaro, non-OFWs maaari nang umuwi sa Pilipinas matapos bawiin ang entry ban. Balita mula kay Christian Manyo, publiko pinagdodoble ng face mask sa harap ng serious surge sa NCR. Sa report ni Noche Cacas, daan-daang bahay natupok sa Task Force Alpha na sunog sa Cavite. Balita mula kay Boy Gonzales, 59 na miyembro ng Binondo Police Station nagpositibo sa COVID-19, 77 sa pool sa MPD. Sa balita ni Val Gonzales, decontamination sa mga lugar sa QC na mataas ang COVID cases, inilunsad. Sa report ni Elaine Apit, ibinunyag na tong pat scheme sa Agriculture Department sinang ayuna ng sinag. Sa trending report ni Pichi Gonzales, isa patay, isa sugatan matapos makuryente sa COVID isolation facility sa Davao Airport. Showbiz report ni Rocky, Neri Miranda nagbigay ng payo sa mga online seller. Maha Salvador may advice sa mga mahilig bumili ng luxury item. Janus Del Prado inalala ang hirap ng paghinto niya sa paninigarilyo. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM. Yes, the best network. Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radyo Natin Network. Halos 300 media station sa bansa. Libo-libong correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita. Naka-report agad. Naka-post agad. Naka-broadcast agad. MBC Network News. Ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina. Ang pinakamalawak na newscast. MBC Network News. MBC Network Breaking News. Ito po'y kapapasok lang na balita, mainit-init pa, aprobado na ng Food and Drug Administration na gamitin sa bansa ang bakuna kontra COVID-19 ng Russia na Sputnik V o Sputnik V. Ang Sputnik V ng Russia ang pinakahuling bakuna na binigyan ng Emergency Use Authorization ng FDA kasama ng Pfizer, AstraZeneca at Sinovac. Magandang araw Pilipinas! Alamin na ang mga bagong nangyari at kasalukuyang nangyayari sa bansa at sa buong mundo. Mga eksklusibong balitang nakalap ng buong puwersa ng DZRH at lahat ng NBC stations sa buong bansa, aming ibibigay sa kabuuan ng balitaan. Balitang unang-una, balitang dapat malaman mo na sa MBC Network News Top Story. Top Story. Kinukonsidera ngayon ng Interagency Task Force ang tinatawag na circuit breaker. Imbis na malawak ang lockdown sa natitirang bahagi ng bansa para bumagal ang hawaan ng virus. Kabuong detalye, alamin natin yan sa report ni Lizel. Lizel Onse. Circuit breaker, imbes malawak ang lockdown ang ipatutupad sa natitirang bahagi ng bansa pang iwas sa maraming kaso ng COVID-19. Sa panayam ng DZRH, ipinaliwanag ni MMDA Chair Benher Abalos na inaaral na ang mga aktibidad na pwedeng ipahinto para bumagal ang hawaan ng virus. Ayon kay Abalos, hindi naman tatagal ang bagong uri ng lockdown na ipatutupad lang ng 3 o 5 araw. Well, itong mga circuit breaker lockdown, kasi merong parang technical working group, no? Ang IATF, no? Ito yung mga eksperto na nag-usap-usap sa iba-ibang hanay po ito.
Well, napag-uusapan lang nila na ba't hindi pa natin i-intensify. Huwag na natin antayin pang lumala yung nangyayari sa kalahanay nila. Mm-hmm. No? Lumala sa iba. Mm-hmm. So, ang ginagawa po nila ay kanilang kine-check yung mga activities muna mm-hmm. na pwedeng ipahinto. So, ito ay kinukonsidera nga po itong tinatawag na ano, hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas sa mm-hmm. precaution, no? I mean, sandali lang naman ito, hindi matagalan, parang mga 3 araw, 5 araw lang ito, parang ganun po, no, ang ano ito mm-hmm. hindi mahabaan na isang buwan. Sa Singapore at United Kingdom, hindi pinalalabas ng bahay ang mga residente sa mga lugar na maraming kaso ng COVID-19 sa loob ng 2 linggo bilang bahagi ng circuit breaker o mini lockdown. Sa ganitong paraan, babagal ang hawaan ng virus. Hindi matatambakan ng trabaho ang contact tracers at hindi rin masyadong maapektuhan ang ekonomiya. Bukod sa circuit lockdown, sinabi ni Abalos na puspusan na rin ang contact tracing, testing, isolation, pagpapatupad ng granular lockdown at curfew sa Metro Manila na mararamdaman umano ang epekto sa COVID cases sa susunod na 2 linggo. Talagang solusyon dito ay intensify lang talaga yung tinatawag na pagtetest, contact trace. Tapos yung kamukha ng sabi mo nga, granular lockdowns, kung may mga kasong kumpulan, isarado mm-hmm. kagad ito. Mm-hmm. Nang sa ganoon ay maisalba naman yung mga walang sakit. No? Importante talaga itong contact tracing na ito. Para sa MBC Network News, Lizelle Once, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Nakatakdang maglabas ngayong Biyernes ang Department of Trade and Industry ng Memorandum Circular ukol sa muling pagsasara ng ilang establishmento na una nang pinayagang magbukas at magtaas ng kapasidad. Kung ano-ano ang mga sakop ng naturang kautusan, alamin natin sa report ni Mavel Arrive. Muling ipasasara ng gobyerno ang ilang establishmento at negosyo na una nang pinayagang magbukas dahil sa surge ng COVID cases sa bansa. Ayon kay Trade Secretary Mon Lopez, target nilang ipasara sa loob ng 2 linggo ang mga sinehan, arcades, driving schools, museums at cultural centers na una nang pinayagang mag-operate sa general community quarantine areas. Banggit ng Kalihim, ipagbabawal din muna ang limitadong social events sa mga establishmento na accredited ng Department of Tourism. Plano rin ng DTI na bawasan uli ang kapasidad na papayagan sa mga restaurant. Sabi ni Secretary Lopez, nakatakda silang maglabas ng Memorandum Circular ukol sa naturang kautusan ngayong Biyernes. Inilutang ng DTI ang bagong kautusan 2 linggo matapos nilang luwagan ang restriction sa sektor ng entertainment at ilang establishmento. Si Secretary Lopez ay una nang pumabor na luwagan ang ekonomiya pero siya rin ngayong nangunguna na higpitan uli ito matapos tamaan ng COVID-19 sa 2nd pagkakataon. Una na ring nagbabala ang Department of Health na kung titindi pa ang pagkalat ng COVID-19 variants ay posibleng magdulot ito ng 28 beses na pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa bansa. At yan ang MBC Network News. Mavel Arrive nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Binago na ng gobyerno ang unang utos tungkol sa travel restrictions bilang pag-iingat sa COVID-19. Sa inilabas na dokumento ng National Task Force on COVID-19, pwede nang papasukin sa bansa ang lahat ng Pilipino, OFW man o hindi. Kabuong detalye, tutukan sa report ni Sherwin Alfaro. Hindi lang OFWs kundi lahat na ng Pilipino na inabutan ng pagpapairal ng downsizing ng mga pasahero ay pwede nang makabalik sa Pilipinas. Ito ang ginawang amendment sa umiiral na Memorandum No. 5 ng National Task Force Against COVID-19. Sa kopya ng Memorandum Circular No. 6 na nilagdaan kahapon ni Secretary Delphine Lorenzana, chairperson ng National Task Force Against COVID-19, pinapayagan na maging non-OFW at ilang dayuhan na makapasok sa Pilipinas. Epektibo Marso 22, papayagan ng National Task Force Against COVID-19, hindi lang lahat ng Pinoy kundi maging dayuhan na makapasok na rin sa Pilipinas. Pawang mga miyembro ng diplomatic community at miyembro ng international organization at kanilang mga dependents na may hawak na 9E o diplomatic visa
at 47E2 o Special Non-Immigrant Status Visa na inisyo ng Department of Justice ang maaring payagang dayuhan. Gayun din ang mga dayuhan na involved sa medical repatriation na duly endorsed ng Department of Foreign Affairs, Office of Migrant Workers Affairs at ng OWA na may hawak na valid visa sa kanilang pagpasok sa Pilipinas. Gayun din ang mga dayuhang seafarers na nasa ilalim ng Green Lane Program sa pagpapalit ng kanilang crew sa bansa na may hawak na 9C o crewless visa sa pagpasok sa Pilipinas. Dayuhang asawa at anak ng Pinoy na bumiyahe na may hawak na valid visa sa pagdating sa Pilipinas. Ang mga dayuhang may emergency, humanitarian at ilang pang mga kondisyong inaprobahan ng chairperson ng National Task Force Against COVID-19 o kanyang otorisadong kinatawan basta't ang dayuhan ay may hawak na valid visa sa pagdating sa Pilipinas. Pinapayagan na ng National Task Force Against COVID-19 ang pagpasok sa Pilipinas ng mga non-OFW at ng mga dayuhan alinsunod na rin sa arrival quota na itinakda ng Department of Transportation. Una rito, lumikha ng malaking kalituhan sa mga non-OFW na nasa abroad ang naunang kautusan ng National Task Force Against COVID-19 na harangin ito na makauwi sa bansa ang mga nagturistang Pinoy abroad, bagay na hininyian ng linaw ng Bureau of Immigration sa ahensya. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na ipapairal ang mga pagbabago sa naunang kautusan ng National Task Force Against COVID-19 mula alas 12 ng umaga ng Marso 22 hanggang sa hating gabi ng Abril 21, 2021. Ngayon po, pinapayagan na po natin, starting March 22, lahat po ng Filipino citizens, either overseas Filipino workers or kahit ano pong classes nila, maaari po silang bumalik dito sa Pilipinas. Kasama po nila, maaari pong pumasok ang kanilang asawa at anak as long as they have a valid and existing visa. Apart from that po, pwede pong pumasok yung mga diplomats and members of international organizations na may 9E or 47A2 visa, yung mga foreign nationals na involved sa repatriation na duly endorsed po ng DFA, seafarers po na merong 9C visa, at yung mga emergency and humanitarian trips po papunta dito na duly endorsed by the National Task Force for COVID-19. So ito lamang po, handful lamang po ngayon ang mga foreign nationals na maaari po natin payagang pumasok ng bansa. This is starting March 22 up until April 21 of this year. At yan ang MBC Network News, RH6, Sherwin Balanabata Alfaro, DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Ngayong nasa gitna ng COVID surge ang Pilipinas, partikular na po ang Metro Manila, nanawagan na ang isang opisyal ng DOH sa publiko na magdoble. Magdoble ha? Magdoble ng face mask upang makatulong sa pagbaba ng naiitatalang kaso ng COVID-19 kada araw at mapabagal ang transmission o pagkalat ng virus. Ang karagdagang detalye, tinutukan niya ni Christian. Christian Manyo. Hinimok at iminungkahi ni Treatment SAR Health Undersecretary Leopoldo Vega ang pagsusuot ng dobling face mask ngayong nasa gitna ng COVID-19 surge ang Pilipinas, partikular na ang Metro Manila. Ayon kay Yusek Vega, ang projection ng Octa Research Team na lolobo ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa 11,000 kada araw sa katapusan ng Marso ay isang alarm bells at hindi imposibleng mangyari. Ngunit ang importante anya sa ngayon ay yung aksyon at gagawin ng bawat isa para mapigilan ang krisis o COVID-19 transmission. Partikular na ang pagpapatupad ng pamahalaan at pagsunod ng lahat sa minimum public health standards dahil responsibilidad umano ito ng bawat isa. Pwede naman umanong walang face mask sa loob ng tahanan kung magkakapamilya lamang ang magkakasama, ngunit kailangan pa rin mag-mask ang mga healthcare workers sa loob ng bahay at kung mayroong kasamang matatanda. Bukod sa dobling face mask, inirekomenda rin ni Yusek Vega ang social hygiene o pananatili sa well-ventilated na mga lugar o pasilidad, iwasan ang matataong lugar, ganun din ang mahabang pakikipag-usap sa mga tao. Nilinaw naman ni Yusek Vega na ito ay kanya lamang personal na rekomendasyon at hindi opisyal na posisyon ng Department of Health. At yan ang MBC Network News, Christian Manyo nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News.
Balita mula sa Bicol Region, bahay ng reporter sa Camarines Norte, pinagbabarel ng armadong grupo. Maswerte namang walang nasaktan. Yan ang ibang balita sa probinsya, tinutukan ni Pichi. Pichi Gonzalez. Narito na ang mainit na balita sa probinsya. Balita mula Central Luzon, ama paulit-ulit na ginahasa ang tatlong anak sa Subic, Zambales. Ina ng mga bata kasamang kinasuhan. Balita mula DWCM Action Radio, Pangasinan. 33 anyos na ginang nagbigti matapos makipagtalo sa lesinggerong mister sa Bayambang, Pangasinan. Balita mula DZJC Action Radio Lawag, nasa 100 residente ng barangay Nalasin sa Paway, Ilocos Norte, naka-home quarantine, isa sa ilalim sa swab test. Balita mula Calabarzon, aktibong kaso ng COVID-19 sa Lipa City, Batangas, Lumobo. Mga ospital nasa critical level na rin. At yan ang malalaking balita sa probinsya. Para sa MBC Network News, Pichi Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Aabot sa 1,000 pamilya ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang napakalaking sunog sa Cavite. Ang kabuuang detalye babalita ni Noche Cacas. Nilamon na nang apoy ang nasa 500 kabahayan sa barangay Samala Marquez sa Kawita, Cavite kaninang madaling araw. Ayon kay Cavite Bureau of Fire Protection Provincial Director Superintendent Rene Bulyos, pumigit kumulang 1,000 ang pamilya na nawalan ng tirahan. Nasa 800,000 pesos naman ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Ayon pa kay Bulyos, umabot sa Task Force Alpha dahil sa nakikita niyang malakas ang hangin at dikit-dikit ang mga bahay na yari sa light materials. Alas 4:34 na nang ideklarang fire out ang naturang sunog na nagsimula bago mag-alas 12 ng hating gabi. Hindi pa umano nila tukoy kung kanino ang bahay na nanggaling ang apoy dahil sa ngayon patuloy pa itong iniimbestigahan. Ngunit ayon sa mga residente, kay alias Pido umano galing ang sunog. Banggit pa ng mga residente, walang supply ng kuryente ang bahay ni Pido kaya may posibilidad nila na naiwang nakasinding kandila. Hindi pa makumpirma ng BFP ang kumakalat na balita mula sa mga kapitbahay ang lapnos na katawan ni Pido at dinala umano ito sa ospital. Sa ngayon, nanatili ang mga nasunugan sa gilid ng kalsada ilang metro ang layo mula sa Cavitex. Samantala, hindi na mahanap ng nasunugang si Rona de la Cruz ang kanyang maleta na nawawala na naglalaman ng pera, cellphone at iba pa. Nalulungkot si De La Cruz dahil nasunugan na siya na nakawan pa. Yan ang MBC Network News. Natsikakas nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Nadagdagan na naman ang miyembro ng Binondo Police Station na nagpositibo sa COVID-19 na umakit na sa 50. At umabot naman sa 77 ang nasa pool sa hanay ng Manila Police District. Ang detalye alamin sa report ni Boy Gonzalez. Umabot na sa 77 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa hanay ng Manila Police District. Ayon kay MPD Chief of Police Brigadier General Leo Francisco, karamihan sa mga pulis na tinamaan ng COVID-19 ay sa MPD Station 11 o sa Binondo Police Station sa area ng Divisoria. Sinabi ni Francisco, umakit na sa 50 na mga pulis ng MPD Station 11 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Hanggang ngayon ay naka-lockdown pa rin ang station ng pulis pero may mga pulis na nag-duty pa naman para magbantay. Sinabi naman ni Manila Mayor Esco Moreno, ang ilan sa mga pulis ng MPD Station 11 na may COVID-19 ay nasa Delpam Quarantine Facility kung saan sila nagpapagaling. Ang ibang mga pulis, lalo na ang close contact ng mga napositibong kaso o may sintomas ay pinapaswab test na sagot ng lokal na pamahalaan ng Manila. Ang MPD headquarters naman sa UN Avenue sa Ermita ay halos sa araw-araw na nagsasagawa ng disinfection na isa sa mga precautionary measure laban sa COVID-19. Para sa MBC Network News, Boy Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas.
MBC Network News! Umalangkada na ang malawakang disinfection sa mga lugar sa Quezon City na mataas ang COVID cases, kabilang na rito ang House of Representatives. Ang pinakahuling update sa balitang yan, tinutukan ni Val Gonzalez. Gamit ang unmanned firefighting machine na kung tawagin ay LOOF 60, kasado ng muling pagsasagawa ng malawakang decontamination sa buong lungsod ng Quezon. Ito ay kasunod pa rin ng nakakaalarmang bilang ng pagsirit ng bagong kaso ng COVID-19 sa QC. Kahapon ng hapon ay una nang isinailalim sa disinfection ang Batasan Complex Premises dahil sa dami rin ng tinatamaan ng coronavirus dito. Ngayong araw ay susugod sa District 3 sa Quezon City ang team ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at una sa isa sa ilalim sa disinfection ang Barangay Socorro sa bahagi ng Cubao. Ang eksena ng malawakang decontamination gamit ang mga firefighting trucks ay unang nakita ng publiko noong kaparehong buwan ng Marso noong nakalipas na taon nang unang naranasan ng Pilipinas ang bagsik ng coronavirus. Batay sa uling record na inilabas kagabi ng Quezon City Health Department, umaabot na sa 4,104 ang kumpirmadong active cases ng COVID-19 sa lungsod Quezon, nadagdagan ng 1,029 sa nakalipas lamang na 5 araw. Para sa MBC Network News, Val Gonzalez, nagulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Kumbinsido ang samahan ng industriya at agrikultura o SINAG na meron talagang tongpats o patong sa mga inaangkat na karneng baboy sa bansa. Ang buong detalye ng balita niyan tutukan sa report ni Elaine Api. Naniniwala ang samahan ng industriya at agrikultura o SINAG na mayroong pumapala ng pera sa imported pork sa bansa. Sa panayam ni Angelo Palmone sa programang Magandang Umaga Pilipinas kay Rosendo So, chairman ng SINAG, sinabi nito na may punto si Senator Panfilo Ping Lacson sa ibinunyag na may sindikato sa loob ng Department of Agriculture na nagkakarga o may tongpats sa karne na pinayagang angkatin ng DA. Aniya sadyang nakapagtataka na ipinagtatanggol at parang spokesman pa ng importer ang DA sa halip na questionin ng mataas na presyo ng imported na karne. Kung based on yung mga computation ng Department of Agriculture, yung mga markup, dapat nandun lang. Pero ang nagsasalita, nagdidepensa dun sa presyo, is ang DA na okay na daw yung 300. Nagtataka tayo, bakit dinidepensa nila yung presyo ng imported meat? Kaya nung lumabas yung tongpats, naisip namin, baka totoo yung sinasabi ni Senator Ping Lacson. Yan ang MBC Network News. Elaine Apit nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Balita mula Cordillera Region, Mountain Province State Polytechnic College, Bontoc Campus, nilockdown po dahil sa pagdami ng COVID cases. Yan at iba pang mga balita sa probinsya sa report ni Pichi Gonzalez. Narito na ang mainit na balita sa probinsya. Balita mula Mindanao, assistant principal na umanay konektado sa komunistang grupo, inaresto dahil sa kasong homicide sa Butuan City. Balita mula DYOK Action Radyo, Iloilo. Jail warden patay matapos barilin ng sundalo sa road rage sa Iloilo. Balita mula DYEZ Action Radyo, Bacolod. Higit 13 million pesos na halaga ng shabu nasa bat sa Negros Occidental. Balita mula Cagayan Valley. Police patay matapos sumalpok ang motorsiklo sa poste sa Isabela. At yan ang malalaking balita sa probinsya. Para sa MBC Network News, Pichi Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Isang nasawi habang isang sugatan matapos makuryente sa isolation facility sa Davao International Airport. Narito ang trending report ni Pichi Gonzalez.
Patay ang isang utility worker habang sugatan naman ang isang miyembro ng security unit matapos aksidenteng makuryente sa isolation facility sa Davao International Airport. Sa inisyal na investigasyon ng SASA Police Station, sinusubukan ng mga biktima na ayusin ang poste ng canopy tent sa bandang exit gate ng isolation facility matapos masira dahil sa malakas na hangin. Hanggang sa hindi na malayang nakuryente na pala ang dalawa dahil naman sa nasirang electrical wire na konektado mula sa portable toilet. Tumilapon pa ang 39 anyos na biktimang si Ahmad Katuyo dahil sa lakas ng pagkakakuryente. Nagtamo ito ng mga sugat sa katawan at agad na isugod sa ospital. Pero agad naman binawian ng buhay ang 31 anyos na si Edgardo Lacabo dahil sa tindi ng pagkakakuryente. Inayos na ng Davao Light and Power Corporation ang mga nasirang electrical wire habang nangako namang magbibigay ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng mga biktima. At yan ang MBC Network News, Peachy Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Para po sa ating showbiz, Mary Miranda nagbigay ng payo sa mga online seller. Samantala, Maha Salvador may advice sa mga mahilig bumili ng luxury item. At Janus Del Prado inalala ang hirap ng paghinto niya sa paninigarilyo. Narito ang showbiz balita hatid sa atin ni Rocky. Huwag mahihiyang magbenta. Ito ang gustong sabihin ni Neri Naig sa lahat ng mga gustong kumita ngayong pandemic. Sa kanyang Instagram account, nag-post si Neri ng litrato nila ng kanyang asawang si Chito Miranda kung saan nasa vicinity sila ng Tagaytay Highlands, lugar kung saan milyones ang bintahan ng mga property. Sa kanyang caption, inilagay ni Neri ang mga katagang, "Balang araw, magiging member din kami dyan at di na kami pahintuin ng mga guards at tanungin kung anong pakay namin," at nilagyan niya ito ng laughing emoji. Nakalagay din sa kanyang caption na, "More benta pa ng toyo, beddings, damit, pampaganda, pajamas, suka, accessories at kung ano-ano pa ang maisipang ibenta." Ayon kay Neri, hindi niya ikinahihiya ang pagtitinda niya online kung nakakapag-invest naman siya ng mga property. Mas mainam na umanong maging wais sa buhay kaysa maging maarte at ikinahihiya ang pagbebenta kung saan dapat umanong focus lang sa goal. Sa ibang balita, aminado si Maha Salvador na tulad ng iba, mahilig din siyang bumili ng mga designer items. Ngunit ayon sa aktres, noon umano iyon, noong wala pang pandemic. Anya na iniwala siya na hindi oras ngayon para bumili ng mga luxury items. Ayon sa 32 anyos na aktres, mahirap ang buhay ngayon kung kaya't hindi muna dapat gawing priority ang pagbili ng designer items at mas mabuti na itago na lamang daw muna ang pera para in case na ma-emergency ay may masasandalan. Sa sitwasyon daw ngayon, mas mabuti na ang maging smart sa pagmamanage ng finances at i-prioritize ang needs kaysa sa wants. Samantala, sa isa pang balita, 4 na taon nang hindi naninigarilyo si Janus Del Prado. Ito ang kinumpirma na aktor sa pamamagitan ng kanyang Instagram post kung saan sinabi rin ito ang mga struggles niya. Nang kalimutan niya ang paninigarilyo. Anya, 4 na taon na mula nang uminto siya sa paninigarilyo kung saan hindi raw ito naging madali. Marami umanong mangyayari sa isang tao na gustong uminto sa paninigarilyo dahil andyan umanong makakaranas ng pagtaba at maging ng depresyon. Ngunit natutuwa daw siya dahil napagtagumpayan niya ang paghinto sa paninigarilyo kung saan kahit umanong isang hitit lang o pag-inuman lang ng mga rason ay hindi niya ginawa. Aminado naman si Janus na hindi naniniwala ang kanyang mga kaibigang smokers na gusto na niyang uminto sa paninigarilyo, kaya naman umano binubuyo siya ng mga ito na manigarilyong muli, ngunit nasa sayo naman daw kung magiging marupok ka sa temptation. MBC Network News! Pumalo na naman sa mahigit 5,000 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa case bulletin na inilabas ng ahensya, umaabot na sa 5,290 ang naiulat na bagong tinamaan ng virus. Dahilan para sumampa sa 640,984 ang total COVID cases sa bansa. Samantala sa nasabing datos, 66,567 ang nananatiling active cases habang pumalo naman po sa 561,530 ang kabuang bilang ng mga nakarecover na. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga maiinit at mga nagte-trending na mga balita sa MBC Network News.
trending na mga balita sa MBC Network Viral News. O baka kayo'y nag-online shopping, ay pakinggan at panoorin ang balitang are. Babala sa mga mahilig mag-online shopping, may bagong modus na naman ang mga kawatan para makapanloko. Sa Tondo, Manila, isang peking delivery man ang hindi umubra. Nako, sa bibiktimahing customer. Narito ang trending report ni Peachy, Peachy Gonzalez. Sa mga mahilig mag-online shopping, lalo na ang mga gumagamit ng cash on delivery option, ingat dahil may bagong modus sa mga kawatan para makapanloko. Gaya na lang sa Tondo, Maynila, isang netizen ang nag-share ng kanyang experience sa isang peking delivery man na nagpunta sa kanilang bahay. Ayon kay Jay Hazon, isang lalaki ang nagpakilalang delivery man ng isang online shopping mall na kasumbrero, sunglasses at face mask. Kumpleto raw ito sa props dahil may dala talaga itong parcel na naka-plastic wrap na kamukha ng sanasabing online shopping mall, may pangalan din niya. Pero ang nakaligtaan ng peking delivery man ay ang kumpleto niyang address at wala rin barcode sticker, kundi nakasulat kamay lang gamit ang marker. Nakalagay din ang halaga ng dapat niyang bayaran na 3,499 pesos. Agad nagduda si Jay kaya sinabihan ng peking delivery man na wala siyang ganoong binili online at tinanong pa raw siya nito kung cancel na lang. Sinundan daw nila ang lalaki na sinundo lang din ng isa pang lalaking nakamotor. Sa palagay ni Jaya, namanmanan na sila ng mga suspect na palagi silang umo-order online. At yan ang MBC Network News, Peachy Gonzalez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Limang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno ang inilutang ng bagong opposition coalition bilang posibleng standard bearer sa 2022. Kung ano ang tugon ng nasabing mga nililigawan ng isang bayan, alamin natin sa report ni Edniel Parosa. Limang kasalukuyan at dating opisyal ang nililigawan ng bagong grupo ng oposisyon na maging standard bearer para sa 2022 elections. Ayon kay retired Justice Antonio Carpio, chairman ng Isang Bayan Coalition, kanilang sinusuyo sina Vice President Lenny Robredo, Manila Mayor Isko Moreno, Senators Grace Poe and Nancy Binay, at dating Senador Antonio Trillanes. Nakausap na umuna nila ang mga nabanggit na pangalang posibleng kumandidato bilang pangulo at ikalawang pangulo sa susunod na halalan. Pero paglilinaw ni Carpio at isa sa mga convener ng Isang Bayan na si Attorney Howard Calleja, hindi nila isinasara ang pintuan sa iba pang mga kalahok o personalidad na mapupusuan o irerekomenda para labanan ang mga manok ng administrasyon. We have of course Vice President Lenny Robredo because she's already the Vice President. We've talked also to Isko Moreno, the mayor of Manila. We've talked to MBC Network News. Muling sumiklab ang bakbakan ng militar at BIFF sa Maguindanao kung saan nasa 1,000 sibilyan sa lugar ang inilikas. Ang kabuang detalye alamin sa report ni June Dimakutak. Habang nagaganap ang peace caravan bilang panawagan sa BTA extension at pagunita sa Jabina Massacre, muling sumiklab ang kaguluhan sa 5 bayan ng Maguindanao simula kahapon na madaling araw at nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito sa barangay Kitango, Datu Saudi Town. Pansamantalang nakasara ang National Highway mula sa Datu Saudi at Datu Piang at nagpapatuloy ang putukan sa mga barangays ng Sharif Saidona, Datu Salibo at Sharif Aguac. Sa informasyon mula sa Provincial Police Office ng Maguindanao, muling nagsimula ang kaguluhan ng lusubi ng mga BIFF Karyalan Faction ang in-establish na kampo ng Joint Peace and Security Team o JPST na kinabibilangan ng AFP at BFMILF sa Barangay Kitango. Sa taya ng mga nakakausap nating mga alkalde, sa mga bayang apektado may mga bahay ang tinamaan ng mga bala ng mortar at nasa more or less 1,000 sibilyan ang sa ngayon lumilikas na naman dahil sa nasabing man-made calamity. Sa mga oras na ito, nananatiling ground zero ang 5 bayan sa bahaging ito ng SPMS back sa Maguindanao. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga isyung nakakatawag ng pansin at kapatol-patol ng comment. Hashtag Patol sa MBC Network News.
Una nang naglabas ng DILG ng Uniform Travel Protocol sa lahat ng local government units sa bansa kung saan hindi na required ang COVID-19 testing, travel pass mula sa Police, Joint Task Force COVID Shield at health certificate sa land, air and sea travel. Pero ang probinsya ng Ilocos Norte, sa pamumuno ni Governor Matthew Joseph Manotto, hindi pa naglalabas ng official announcement kaugnay sa updated travel guidelines sa probinsya. Ang tanong, ano na ba ang travel protocol sa lungsod ng Lawag City, lalong-lalo dun sa uuwi ngayong Holy Week? Pero bago natin patulan ang issue na ito, alamin muna natin ang MBC hashtag battle report ni Arian. Arian Rabuyan. Wala pang inilalabas na travel protocol ang Lawag City kaugnay sa mga turistang bibisita sa lugar ngayong darating na Holy Week. Ang probinsya ng Ilocos Norte sa pamumuno ni Governor Matthew Joseph Manotto ay hindi pa naglalabas ng official announcement kaugnay sa updated travel guidelines sa probinsya. Pero batay sa pinakahuling travel protocol na inilabas ng Ilocos Sur Province, hindi na magiging requirement ang quarantine para sa mga turistang bibisita sa probinsya. Sa ilalim lang umano sa mandatory facility-based quarantine ang isang biyahero kapag nagpapakita ang mga ito ng COVID-19 symptoms. Samantala, required pa rin sa probinsya ng Ilocos Sur ang negative PT-PCR test result, travel order at travel itinerary para sa mga papasok sa naturang lugar. Ito ay alinsunod pa rin sa ipinatupad na Uniform Travel Protocol at sa lahat ng local government unit ng bansa. Sa ilalim ng IATF Resolution No. 101, hindi na required ang COVID-19 testing, travel pass mula sa Police Joint Task Force COVID Shield at health certificate sa land, air and sea travel. At yan ang MBC hashtag patol. Arian Rabuya para sa MBC Network News ng Deezer H, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Samantala, makakausap po natin mula sa Mayor's Office ang Executive Assistant po ng butihing Mayor, si Miss Amira Oao. Yan. Miss Amira, magandang-magandang tanghali po. Magandang araw, Miss Amira. Magandang araw po, Attorney Malina and Sir Dennis Antenor. Yeah. Ma'am, nasaan si Mayor? Positive ba si Mayor? Naka-quarantine ba? No, sir. Naka-self-isolate. Pero negative po yung test result ni Mayor. Negative po? Negative si Mayor? Yes, sir. Oo. O, bakit naka-isolate pa? Kung negative pala, ma'am. Oo. Then, tanong ko lang, kasi sabi mo kanina, negative. Bakit naka-isolate pa si Mayor? Because we're following kasi 7 days period nung self-isolation. Ah, okay. Pero may result na siya, sabi mo, ma'am, di ba? Yes, sir. Pero hindi pa kasi na-maximize yung 7 days, sir. Ah, okay, sabagay. Kasi call na ni Mayor yun. Okay. Ma'am, magtatanong lang ko kami. Hindi pa ho daw nagbabago yung inyong health protocol dun ho sa mga papasok ng Lawag City. Ang dati nyo ho bang health protocol ay hinahanapan nyo ho ba ng negative result ng COVID at saka yung tinatawag na travel pass? So far, sir, hindi na po kami naghahanap ng travel pass. Okay. Kasi yun ho yung nire-require ni IATF po. Pero dun sa test result po, as of now, ang protocol na sinusunod namin, all arrivals or of the residents at the borders, they are required to undergo testing po. Testing ng ano po? Unless they present antigen test, sir. Ah, mag-antigen test pa. So, yung antigen ay ilang oras bang bago makuha yun? Yun yata yung mabilis, ano, ma'am, ano? Yes, sir. 24 hours po yung validity ng antigen. But it will depend on the point of origin of the resident po. We're also requiring RT-PCR pagka the resident is from high-risk area po. Under MECQ, MECQ, GCQ, and ECQ.
Opo. Ma'am, linawin lang po natin ha. O, kapag pupunta po sa pagka po, sabihin natin galing sa Maynila, medyo ang Maynila ay mataas ang search din eh. Okay, pag ang yes, taga Maynila po pupunta ho ng Lawag City, ano ho ang hahanapin nyo sa amin? Negative RT-PCR or negative antigen po. Ah, so naghahanap pa rin ho kayo ng ano, ng resulta ng test, tama ma'am? Yes. Opo. Yung inahanap niyo ba 72 hour prior to the ano, prior to the date of arrival? 60 hours for RT-PCR po and then 24 hours for antigen po. Okay. Pero pagka sa ibang lugar naman, pag galing mababa yung ano, mababa yung cases, ang gagawin po ninyo ay antigen. Yes. Saan po gagawin yung antigen test, madam? Pwede pong from the point of the origin of the person po, as long as yung validity ng antigen test result within 24 hours po. Okay, okay. Pag wala hong antigen na dala-dala, ano hong mangyayari, madam? May testing area tayo dun sa border mismo, sir, and then they can undergo test. Opo, what kind of test po? Antigen. So habang inaantay po yung resulta, saan ho pupunta yung turista? Yung antigen test result natin kasi sir is it can be released within 30 minutes from the time na tinake natin yung specimen. So while waiting for that, may cubicles tayo or may areas for them to wait naman sa border. Ah, hindi ho ba mas nakakatakot po yung antigen? Kasi yung antigen is, yun ho yung nagpo-produce ng false positive at saka false negative eh, madam eh, di ba? Ma'am? Yes, pero yung antigen test result naman sir is required only for MGCQ areas, yun yung low risk areas na tinatawag natin sir. Oo, pag high risk area, kailangan po ng RT-PCR. RT-PCR. Mm-hmm. Yes. Oo, 60 hours. Ah, so may hinahanap din pala sila pag medyo... Mm-hmm. Eh, Maynila ho, talaga. Pag galing ho sa Manila, wala nang pag-uusapan. Kailangan ho talaga ng RT-PCR test na negative ang kailangan ninyo. Sir, depende kasi dun sa point of origin ng resident. They are classified as ECQ, MECQ, and GCQ. Yun po yung nire-require natin ng RT-PCR testers. Opo. Metro Manila is still under MGCQ, madam? Yes. Opo. So, ibig sabihin? So, we really require them to undergo antigen test. Miss Amira, kamusta naman po pala yung mga cases, COVID cases dyan po sa inyo? Sa may Salawag. So far, sa ngayon, may natala kaming at least 4 positive. So, we already have 13 cases. So far, we can still control it. So, kontrolado pa namin yung situation. And kaya pa namin siyang, kayang-kaya ng City of Lawag na i-manage yung situation pa. Mm-hmm. Ma'am, pasensya ka na sa akin, mangungulit ako ha. Lilinawin ko lang kasi marami hong aabutin itong video natin sa buong Pilipinas at gustong lalong-lalo na yung mga kalapit na bayan po sa Lawag, yung Lawag talaga naman puntahan ng mga turista dyan dahil ang ganda sa Lawag eh. Ang ganda-ganda sa Lawag. Tanong din natin mamaya kung pwede mamasyal sa Lawag. Yes. Pag galing ho ng Maynila, which is under, the place is under MGCQ right now, you're gonna ask for RT-PCR test negative result. Tama, ma'am? Yes po. But okay. For residents, sir, we only strongly encourage them, but they are not really required to present a negative RT-PCR. RT-PCR, which is collected from the date of arrival, 60 hours, and then antigen is within 24 hours. Oo nga po, which is under yung mga areas, galing po sa areas under MGCQ, tama po? Yes po. Opo, Manila po is under MGCQ. So ibig sabihin, automatic po ito, yes, kailangan may negative result po kaming dala, kung sakasakali.
Yes, sir. Ayun. Yes. Okay, malinaw na, malinaw na. Pagka ang galing-galing ka naman, siguro na sa mga GCQ, ayan naman ay antigen. 30 minutes lang makukuha mo na agad yung result. Paano naman po, ma'am, kung halimbawa ako ay taga Marcos, dadaan lang ako ng lawag? Same requirement po ba yun, Ms. Amira? Kung halimbawa dadaon lang po ako ng Marcos, lawag? Ilocos North. No po, we don't require na po kasi within the province of the Ilocos North lang naman. Okay. Okay, paano po yung mga taga Vigan? Hihingan nyo pa po? Yung dadaan lang po. Halimbawa. Hindi na po. Ah, hindi na po. Maski mamasyal. Maski mamasyal po yung mga taga-Vigan. Depende dun sa oras nung stay po nila, sir. Opo, pero, opo. As of now, we're practicing na hindi na namin nire-require yung mga from-Vigan po. Ah, ano hong ibig nyo sabihin na hindi nyo nire-require yung... Ah, so hindi na kailangan ng permit? Yes, yes. Tama. Okay, siguro ang susunod kong tatanong sa inyo, madam, yung pasyal. Paano ho ba ang patakaran pag kami pasyal? So, for the tourist guidelines, sir, ang kailangan natin is depende pa din dun sa place of origin, which is i-check lang ho natin yung place of origin natin kung nag-fall tayo sa ECQ, MECQ, or GCQ, or MGCQ. And then, dun sa part ng tourist, Apo, we don't require too much requirements. Apo, madam, yung sinasabi ko po, pag nakapasok na po sa lawag, ano ho yung patakaran sa pamamasyal sa loob ng Lawag City po? Actually, from the border po, Apo, ang kailangan lang is you need to proceed at the ABC building for the triage or for the observation or checking of the documents po ng nurse natin. And then, from the Lawag City itself, wala na po. Yung kailangan lang natin here is the limited movements. Miss Amira, kung halimbawa po ako ay papasyal dyan sa Lawag, kailangan ba ako pa ay naka-face mask, face shield? At saka hanggang ilan? Yes. Yes po, yes ma'am. Oo. Hanggang ilan ho ang pwedeng mamasyal? We need to observe the safety protocols po laid down by the IATF and the provincial government of Lawag. Opo. Hanggang ilan ho ang pwedeng mamasyal? Parang, kasi syempre pupunta dyan, grupo-grupo. Hanggang ilan ho? Ano patakaran dito? Madam? Actually, there's no limitation naman, sir, as long as we really complied with the requirements po. Walang limitation, maski 20-20, ganun. Basta tamang physical distancing, face mask, and then yung face shield. Yeah. Okay. We really need to, as long as they complied with the safety protocols of the city and the province po. Oo, so maski group... Especially the IATF resolution. Opo, so maski grupo-grupo, pwede po, ano? Yeah. Opo. Siguro, kumustahin din namin ni Attorney Gam yung nangyayaring vaccination po para sa mga health workers po natin. Nakakailang bakuna na po tayo at saka naka-request na po ba tayo ng karagdagang bakuna sa national government? Yes, sir. Actually, we really the city government of Lawag requested already the additional vaccines, and then yung next na roll out natin would be today. Nakailan na po tayo ng bakuna na healthcare worker po, madam? Actually, ang natin here is parang 3 times na yung roll out natin here for Lawag po. Nakakatatlong beses na po kayong bakuna? Roll out, sir, yung roll out. Pero yung vaccines, doses of vaccines, nakakaisa pa lang po no, yung mga health. Ano ho yung roll out, ma'am? Ito ba yung bakuna po na kumbaga nababakunahan yung mga healthcare workers po natin, madam? Yes, sir. Yung dissemination or roll out in a sense na pag-vaccinate dun sa schedule, insanan pa lang yung dissemination.
Okay. Madam, thank you very much po for your time. Anong message po natin sa mga kababayan po nating bibisita sa Lawag? Sa aking mga kababayan na bibisita for Lawag, it's best for us na mag-comply po dun sa scheduling na pinoprovide natin or coordinate with the barangay captains and the community affairs office para hindi po magkaroon ng problema yung pagpasok natin sa ating ciudad po. Ay ma'am, pakiulit po, magko-coordinate po kami sa barangay? For the approval or for the information only of the barangay captain po. Dun sa mga residents only, sir. Okay. Sa mga returning residents po. Yep. Okay. So, kailangan po may coordination po sila sa local government like the barangay officials po. Yes. Opo. Pag wala hong coordination, hindi mo makakapasok. Ganon. Hindi naman sa ganun, sir. We're going to call the barangay captain to confirm kung for proper coordination. Okay. Ma'am Amira, paano ho babasahin yung ipilido ninyo, ma'am? O-A-O? Wow po. Wow! Sabi ko sa'yo, wow eh. Okay. Miss Amira, wow. Maraming salamat po. Pakikumusta na lang nyo kami kay Mayor. Ano po? Yes. Thank you, Miss Amira. Thank you very much. Ingat po. Ang executive assistant po to the mayor ng Lawag City, si Miss Amira, wow. Tama ba na wala pang travel protocol sa lugar ng Lawag City? Meron o kung meron mang travel protocol, ayan. At saka may requirement, di ba? May requirement. Kailangan din ang i-clarify lang natin, no? Yung RT-PCR sa mga merong medyo mataas. Yung surge, MGCQ. ECQ, NGCQ, ayan ang mga Lawag. Yung mataas yung mga cases. Pero tayo mga taga Maynila, parang automatic yata. Swab test. Oo. RT-PCR. Mm-hmm. At para malaman namin ang inyong suwestiyon at opinyon sa isyong ito, ibahagi po yan sa ating comment section. At yan na nga po ang isyong ating pinatulan sa araw na ito dito po sa MBC Hashtag Patol. Impormasyong galing sa eksperto, impormasyong galing sa pag-aaral, alamin ang tamang impormasyon sa Experts Opinion sa MBC Network News. Sa panahon po ngayon, meron na tayong movie studios in the palm of our hands sa pamamagitan po ng ating cellphone. Pero paano nga ba natin magagamit ang cellphone sa paggawa ng short film? Eto, alamin po natin sa Experts Opinion Report na ito. Maaari bang makagawa ng short film gamit ang cellphone? Alamin! In filmmaking, ang technological advances natin ngayon ay patuloy na binabago o inaalis ang mga sagabal sa creativity ng isang tao, lalo na sa panahon ngayon na maaari nang gamitin ang ating mga cellphone sa paggawa ng mga pelikula. Ang mga professional features sa paggawa ng isang pelikula ay abot kamay na ng karamihan. In other words, meron na tayong movie studios in the palm of our hands sa pamamagitan ng cellphone. At kung hindi ka pa rin makapaniwala na pwede nang makagawa ng world-class movie gamit ang ating cellphone, alamin natin ang opinyon ng direktor at writer ng mga pelikulang Ma, Dungaw at Besperas at founder and creative manager ng Sine Panghalina na si Ralph Quincena. As I said, I haven't tried making a film using my mobile phone yet. But most of my friends say that it's actually a good alternative na, especially with people making films with low budget. So these smartphones now that actually have very high resolution now could already be a substitute for film cameras that are mostly used to make films. So maybe, yes, you could make any type of film using these types of equipment. Patunay lang ito na maaari na talagang makagawa ng dekalidad na pelikula gamit ang ating mga cellphone. Lagi lang nating tandaan na sa paggawa ng pelikula, be original and creative in telling your story. The
The festival is on, calling all Filipino filmmakers nationwide, amateur and professional. Join the 2021 MBC Short Film Festival if you want to share stories about how Filipinos rise above adversity. Send us your short film, www.mbcfilmfest.com. Deadline for submission of entries is on June 15, 2021. For inquiries and more information, visit MBC Short Film Festival Facebook page. Celebrate Filipino Resiliency 2021 MBC Short Film Festival, presented by MBC Manila Broadcasting Company. Promo duration is from March 6 to June 15, 2021. DTI Fair Trade Permit Number FDEB-114943, Series of 2021. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin Na This. Sa nalalapit na MBC Short Film Festival, ano po? Ano-ano nga ba mga dapat tandaan sa paggawa ng script ng isang short film? Eto, Alamin Na This sa report ni Christopher Lim. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin Na This. Sa nalalapit na MBC Short Film Festival, ikaw ba ang naatasang magsulat ng script? Ikaw ba ay nakakaranas ngayon na tinatawag na writer's block? Ito, tips para sa script writing ng isang short film. Alamin na this! Sa pagbuo ng script, lalo na kung para sa short film, direct to the point, use yun na, yung lengguaheng karaniwan na at typical na sa klase ng mga tauhan. Diba? Iaakma ang linyahan sa klase ng mga karakter o tauhan doon sa storya. Hindi masyadong malalalim ang mga dialogo o mga linya o mga speaking lines. Tapos, yun nga, na para bang dapat may focus yung sa script. Huwag yung, ang ikli-ikli na nga na short film, parang chapsuy pa, parang halo-halo pa, na ang daming gustong itakel. Hmm. Diba? As much as possible, mag-focus or mag-concentrate sa iisang tema lang. Kasi hindi naman to ano, full-length movie. Yes, sir. Diba? Na ang dami-dami mong mapapanood, ang dami-dami mong makikita. Short film nga lang eh. At usually, ang short film, 3 to 7 minutes, 3 to 10 minutes. Apo. Yung mga ganyan. Kaya sa mga gustong sumali sa 2021 MBC Short Film Festival, ilan lamang yan sa mga dapat mong tandaan sa paggawa ng script para sa iyong short film. Now, alam na this. Huwag kalimutan i-like at i-follow ang MBC Short Film Festival Facebook page at Instagram account. Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Ngayong hashtag alam na this, dapat i-share na this. Isang flammable material, tama? Kaya naman dapat lang natin malaman kung paano nga ba ang tamang pag-dispose ng battery. Kung paano ito po alamin sa TNT Report ni Ms. Ariane Rabuya. Tips kung paano ang tamang pag-dispose ng battery, alamin. Pagdating sa battery, marami ang hindi aware na maaari pala itong i-recycle or maraming hindi nakakaalam na mayroong mga baterya na recyclable. Pero, payo ng mga eksperto, ilagay ang mga battery sa isang safe and clear plastic container bago ito itago. Huwag din kalimutan na i-secure ito in a cool and dry place. Kapag nakita mo naman na lumulobo ng isang baterya, ilagay kaagad ito sa non-flammable material tulad ng kitty litter at dry and cool place at huwag itong itapon. Ang mga baterya ay hindi dapat itapon sa recycling bin kasama ang ibang recyclables para maiwasan ang sunog. Ilan lamang yan sa mga dapat tandaan kung paano ang tamang pag-dispose ng mga battery. Okay.
Mga katanungang batas lang ang makakasagot. Mga isyung batas lang ang makakalinaw. Tandaan, kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Sa Legal Minds, sa MBC Network News. Sa mga mag-asawang hindi nagkaunawaan, naghiwalay at nag-file ng legal separation, pero nanumbalik ang pag-ibig sa isa't isa. Pwede ba sila ulit magsama? Alamin sa Legal Minds. Mag-asawang nag-file ng legal separation, pwede bang magsama ulit? Honey, sorry na. Sorry na sa mga pagkakamali ko. Magbabago na ako. Gagawin ko ang lahat para magkabalikan tayo. Sige na nga, pinapatawad na kita. Pero paano yun? Nakapag-apply na tayo ng legal separation. Saka mo na isipin yan. Miss na kita eh. Hay nako! Ikaw talaga, tara umuwi na nga tayo. Ayon sa Article 65 ng Family Code, ang mag-asawang nagkabalikan ay kailangan lang na mag-file ng joint manifestation under oath sa korte kung saan sila nag-file ng legal separation. Ang joint manifestation ay magsisilbing pruweba na meron silang mutual intention or consent na magsama muli at tumira sa iisang bahay bilang mag-asawa. Ang epekto ng legal reconciliation ay ang mga sumusunod. Kung pending ang legal separation, ito ay mawawakasan agad. Kung may final decree naman of legal separation, ito ay maiisan tabi. Pero ang paghihiwalay ng ari-arian o pagkawala ng share ng guilty spouse ay mananatili unless pareho silang pumayag na ibalik ang kanilang dating property regime. Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. Pag may problema, pwede namang madaan sa mabuting usapan at matinding lambingan. MBC Network Weather News. Para sa araw na ito, alamin natin kung meron bang namumuong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alamin din po ang ating 3-day weather forecast sa Metro Manila sa report ni Ms. Ariana Rabuya. Ngayong Biyernes, tuluyan pa rin nakaka-apekto ang easterlies o mainit na hangin mula po ito sa ating Pacific Ocean. Kaya naman, asahan ang mainit at maalinsangang panahon na mayroong iilang pag-ulan o thunderstorm dito po sa ating bansa. Wala pa rin naman pong binabantayan ang LPA o low pressure area dito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At para sa ating 3-day weather forecast sa Manila, asahan ang mga pag-ulan this Saturday at temperaturang nasa 26 to 34 degrees Celsius. Magtutuloy-tuloy din ang mga pag-ulan ngayong Sunday at temperaturang nasa 26 to 33 degrees Celsius. Pero by Monday, asahan na po ang good weather o magandang panahon at temperaturang nasa 26 to 33 degrees Celsius. Ngayong Friday, March 19, 2021, ipinagdiriwang natin ang Nurses Day. Noong 2008, sa pangunguna ng American Nurses Credentialing Center o ANCC at American Nurses Association o ANNN, nabuo ang Certified Nurses Day. Ito ay para magbigay pugay sa dedikasyon, professionalism at understanding na ipinapakita ng ating mga nurses sa kanilang mga pasyente. Kaya naman, ngayong araw, bilang pagdiriwang sa araw na ito, lalo po nating ipagdiwang at iparamdam po natin sa ating mga nurses, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ang pasasalamat natin sa kanila, sa ating mga frontliner. Kaya naman, hashtag Happy Nurses Day! Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Para po sa ating showbiz, Mark Anthony Fernandez bumalik na sa pag-workout matapos makalaya sa kulungan. At Claudine Barreto binastos umano nina Jody Santa Maria at Raymart Santiago. Ang detalye sa showbiz balita hatid sa atin ni Rocky. Bumalik na sa pag-workout si Mark Anthony Fernandez pagkalabas nito sa kulungan matapos na makulong ng mahulihan ng marijuana. Ayon sa aktor, 40 pounds na ang nabawas sa kanyang timbang kung saan constant workout lang daw at wala nang iba pang sikreto siyang ginawa para pumayat. Anya, halos 800 days na raw siyang nag-workout kung saan dire-diretso umano ito mula noong nakalaya siya. Wala raw kasi siyang chance na mag-workout noong nasa kulungan pa siya
dahil hindi siya pinayagan. Pwedeng araw niyang sampahan ng kaso ang mga pulis sa kulungan na ayaw pumayag na mag-workout siya, ngunit hindi na raw niya itinuloy dahil mababait naman daw ang ibang pulis sa kanya. Pakiramdam niya raw kasi ay walang dating ang kanyang pagiging artista kung hindi proper ang kanyang timbang. Aminado rin ito na umabot pa raw sa puntong ipinagdasal niya ang kanyang timbang kung saan hiningi niya raw sa Panginoon na ibalik ang kanyang katawan na na-achieve naman daw niya. Samantala, sa ibang balita, pambabastos, ito ang naisip ni Claudine Barreto nang hindi ipaalam sa kanya na Raymart Santiago, lalo na ni Jody Santa Maria na may relasyon na ang mga ito. Ayon kay Claudine, maayos ang pakiusap niya kay Jody noong tawagan niya ito na sabihin sa kanya kung ia-announce na ng dalawa ang kanilang relasyon upang masabi niya muna sa kanyang mga anak, ngunit hindi raw ginawa ng mga ito. Ayon niya, kinausap niya raw si Jody dahil alam niyang ito ang mas nakakaintindi kaysa kay Raymart, kaya tinawagan niya ito, ngunit binaliwala raw nito ang kanyang pakiusap. Noong nag-leak daw ang litrato ng dalawa, ay agad niya itong tinawagan at tinanong kung bakit may kumalat ng mga litrato kung saan inulit niya raw dito ang kanyang pakiusap na sabihin sa kanya para maabisuhan niya ang kanyang mga anak. Alam niya raw kasi na mangyayari ang pagkalat ng litrato ng dalawa dahil parehong artista ang mga ito. Sobrang sakit daw ang ginawa ni na Jody at Raymart kung saan dinamdam din daw ito ng kanyang anak na si Sabina na iniyakan ng gusto ang pagkalat ng litrato ng dalawa. Bagamat hindi raw responsibilidad ng dalawa na sabihin sa kanya ang relasyon ng mga ito, ngunit responsibilidad daw niya sa kanyang mga anak ang pagpapaliwanag. MBC Network News! Love na lang? Wala nang away-away? Ayan eh, dapat masaya hirap tayong buhay. Lahat. Para ngayon, masaya aking partner. Gusto ko lang matin, happy birthday sa iyo, partner. Bye. Gulat ako. Siyempre naman, babating yung partner ko. Happy birthday! Iyon! Eh, sa linggo pa yan eh. Mm-hmm. Advance happy birthday. Sa linggo pa. Oh, maganda ang tinamaan ng birthday ko, linggo. Hindi kailangan nandito ako eh. Maraming salamat sa lahat ng mga pagbate. At ika nga, your greeting is good. But, may but ba yung partner? Meron? Laging meron niya. Salamat, salamat. Maraming salamat. At isang buwan akong tatanggap. Eh, ina-announce ko na. At yan ang MBC Network News. Mapapakinggan sa DZRH Radio. Mapapanood sa DZRH News Television nationwide, worldwide, at netwide sa lahat ng digital platforms ng DZRH News, Facebook, YouTube, at DZRH News website. Mula po sa pinakamalaking media network sa Asyang NBC, ang Manila Broadcasting Company, asahan niyo pong nakabantay ang buong network sa bansa para sa pinakabagong mga balita. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, responsibilidad po nating ikalat ang mga tamang balita sa NBC Network News. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM. Yes, the best network. Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radyo Natin Network. Halos 300 media station sa bansa. Libu-libong correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita. Naka-report agad. Naka-post agad. Naka-broadcast agad. MBC Network News. Ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina.